So guys, alarming po talaga 'to nangyayari dito sa PBA kasi nilalayasan po ng mga player ha, ng mga PBA player. Imagine, ang dekada ng benta, hindi nangyayari po 'to. Pero ngayon, eto si Enzo Serrano, nilayasan niya ang PBA matapos maging tahanan po ng isang taon, di ba? So, ginawa rin naman ng Phoenix ang the best ayon po sa report. Pero ayaw po talaga ni Enzo Serrano. Eto po yung report, oh. Ginawa naman ng Phoenix ang lahat ng makakaya upang mapanatili ang serbisyo ni Enzo Serrano. Pero ginagalang daw po nila ang desisyon matapos pong umalis kaysa manatili dito sa kupunan. So, nakakalungkot po yung mga ganong situation na kailangan magpaalam, kailangan mabigo yung offer. Kasi nga, katulad nung sinasabi natin, nung dekada ng benta, kapanahunan ni Barrientos, ni Paul Alvarez, ni Patrimonio Codinera, hindi nangyayari po itong ganito, no? Kumbaga, iba na talaga yung panahon po ngayon. Eh, siguro, ganun na nga talaga. Kasi marami kasing liga sa ngayon, eh. Of course, nung panahon na yun, may merong Metro Ball din. Pero makikita mo talaga yung separation of powers, sabi nga nila. Yung sinasabi natin separation of powers, di hamak na mas matindi pa rin talaga ang kapit ng mga player dito sa PBA kumpara nung panahon na merong Metro Ball, di ba? Inalok po pala ni team manager Paolo Bugia si Enzo ng 2 pang taon na kontrata. Pero lumayas pa rin po eh, no? Umalis pa rin po siya. So, eto nga yung report ng Spin.ph. Ayon po kay Sir Paolo Bugia, may offer kaming 2 taon pero hindi niya tinanggap at nagpasya siyang maglaro sa ibang liga. So, ibig sabihin, kumpirmado lang talaga guys na ayaw niya na maglaro dito sa PBA at tinurn down na nga yung offer na 2 years. So, parang hindi naman siya nanghihinayang doon. Eh, siguro malaki rin yung offer doon sa kabila, di ba? Sa Pampanga Lanterns, baka ganun lang. Ayon po sa kampo ni Enzo na nasa report ng Spin.ph, eh nagpaalam naman daw po sila na sa MPBL na sila maglalaro. Wala naman daw pong magagawa ang Phoenix kasi expiring na siya. And sa ibang liga naman siya lalaro. Pero sabi nga nila, yung rights ay nandoon pa rin dito kay PBA. Parang yun po yung sinasabi nila dyan. Yung karapatan dito kay Enzo ay nandoon pa rin dito sa PBA. Ayon po yan mismo sa kampo ni Enzo. Base rin po yan sa report ng Spin.ph. At ayon pa rin po sa report, tama daw si Enzo sa nilipatan itong kuponan sa MPBL kung saan andun din po si Justin Baltazar. So magkasama na po sila ngayon, di ba? Medyo maganda yung sistema ngayon. Ito po yung report ng Spin. Si Enzo Serrano ay tiyak na akma para sa Lantern. Sabi po nila na meron ding dating Gilas player na si Justin Baltazar. So yun po ang sinabi ng Spin.ph. Kumbaga tama-tama yung pagdating ni Enzo Serrano kasi makakasama niya dito si Justin Baltazar sa Pampanga Lanterns. Yun ang sinasabi po dyan. At parang may mga issue din eh. Pagdating dun sa mga sa coaching staff, parang malaki ata yung naging parte ng coaching staff kasi ayon sa kanila, ewan natin. Pero may mga ganong issue eh. No? So hindi na natin tatakal siguro yun. So bali nga, isang taon lang talaga yung itinigal ni Serrano dito sa PBA. At sa isang taon po na yun, nagtala naman siya ng career high na 28 points nung makabakbakan po nilang Converge dito po sa Governor's Cup. So yan po yun, yung kanyang career high, nagkaroon siya ng 28 points. And then, kumpara ng dekada 90 guys, kung saan mainit na mainit nga po ang PBA, hindi po nangyayari talaga itong mga ganitong senaryo. Ngayon na lang po talaga eh, no? Intact talaga yung kuponan ng mga panahon na yun. Pero ngayon, iba na nga yung takbo ng liga na minsan din pinaghariyan ng living legend na si Jawo at ng iba pang PBA players. Sayang, no? Yung mga panahon na yun, parang ang tikas-tikas talaga ng PBA. Hindi mo nga ma-imagine na ganito yung mangyayari. Parang lumalaylay, no? Humihina talaga kumpara nung dekada 90 talaga na yun. Yun ang golden era nung PBA, no? Yun ang masasabi natin. So, ano naman kaya yung saloobin ng mga nagmamasid na Pinoy? Sa kaso ni Enzo Serrano na incidentally, taga Pampanga rin kung saan siya pumirma ng kontrata nga po dito sa Pampanga Lanterns. So, eto yan guys, si Jack. Sabi niyo po, mag-Japan at Korea ka din. So, suggestion po yan ni Jack, no? Sabi niya nga, mag-Japan at Korea kasi nga, ang dami naman nag-Japan eh, ang dami nagko-Korea ngayon. Parang, ano lang eh, no? Parang nagpa-pabrika lang. Ngayong panahon na to, yung mga PBA players po natin, lipat doon, lipat dito. Ganun talaga siguro, wala tayong magagawa ron. Si Louie, magpapalipas lang muna yan bago mag-converge. Alam na this. Yun. So, isip niya naman siguro dito, parang gusto niyang umalis
kasi lilipat siya sa Converge. Parang ganun lang ang masasabi niya. Yun na nga, magpapalipas lang ng panahon and then pagbalik niya sa PBA, Converge na siya kagad. Si Clam, si Ma'am, sabi niya, I thought 1 year lang talaga yung contract niya sa Phoenix. For renewal ba siya or hindi na-renew? Actually, nire-renew siya guys, no? Nire-renew po siya. Pero tinanggahan niya na nga po yung offer na yun na 2 years. 2 years pa, no? So, hindi nga natin alam kung bakit niya tinanggihan po yun. Pero sigurado tayo na baka mas maganda yung magiging benefit doon sa Pampanga Lantern. Yun lang naman yun eh. And si Totski, Pineda's power and influence. Hindi na ako nagtataka kung hindi mag-PBA si Baltazar. Pati yung mga hawak ni Pineda ng mga players sa PBA, baka mag-alisan na rin yan. Kaya masama talagang haluan ng mga politiko ang sports. So yun, base sa kanyang sa kanyang pag-analisa po rito eh napupolitika talaga etong etong PBA or yung laro mismo, no? Parang ganoon at sa tingin natin eh hindi naman talaga maganda kung napupolitika yung mga yung laruan dito sa PBA, no? Kasi yung mga panahon nga no dekada 90 wala yan eh. Walang mga politikong ganyan. Laro lang talaga nakikita mo. Ang sarap ng panoorin ng mga panahon na yun eh, no? Especially nung mag-grand slam etong si coach Tim Cohn, di ba? Kung napanood niyo yan, grabe po yun. But anyway guys, maraming salamat.